Magandang umaga po sa inyong lahat, mga ginigiliw naming tagapakinig. Muli tayong mag-aaral ng salita ng Panginoon sa umagang ito, October 18, 2021. Nawa kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Kumusta po ang ating buong magdamag? Nawa tayo nagkaroon ng makalangit na panaginip. Sa umagang ito, mga kapatid, ang ating paksa ay may pinamagatang The Books of Record in Heaven. Napakaganda ng ating paksa, ano po, ang aklat ng talaan sa langit. Ngunit bago tayo mag-umpisa, mga kapatid, tayo muna ay humiling ng isang gabay sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating panalangin. Dakila at mapagpalang Diyos, sa umagang ito pinasasalamatan ka namin sa panibagong duktong ng buhay na ipinagkaloob sa amin. Maraming salamat, Ama, sa buong magdamag ng aming pansamantalang pahinga, kami inyong ginabayan. At muli kaming ginising upang magpuri sa inyong pangalan. Panginoon, sa umaga ito kami mag-aaral ng inyong banal salita. Kami kakain muli ng tinapay ng buhay. Ni-invite namin ang banal na Espiritu na pangunahan kami, Panginoon. Gayun din, pagpalaya mo nawa ang mga aming tagapakinig, gawing silang instrumento sa pagpapakalat ng pabalita, lalong-lalo na sa panahon ngayon. May share nila ito sa kanilang mga kamag-anak, mga classmate, kasama sa trabaho, maging liwanag nawa sila, Panginoon. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Kalakipang pagpatawad sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Neil. Po. Ito po ang programa ng Deacons Department. Morning Devotional po muli tayo, mga kapatid. So ang ating paksa ay may pinamagatang The Books of Records in Heaven. Ayan, mga kapatid, ang aklat ng talaan sa langit. Mga kapatid, napag-aralan natin ng mga nakaraan, ano po, yung sanctuary na sumasagisag, ano po, po'y sumasagisag sa, ng mga paglilingkod. Ano po, iyon lamang humarap sa Diyos ang nagpapahayag ng mga kasalanan ng mga nagsisisi. Ano po, na ang mga kasalanan sa pamamagitan ng handog ng patungkol sa kasalanan ay nalipat sa santuaryo. Ano po, ang kabahagi ng paglilingkod ng kaarawan ng pagtubos. Yung pong Day of Atonement po, meron pong
daily services at yearly services, yung day, day atonement po, once a year. So doon po yung pinapahayag nila yung mga kasalanan, yung high priest papasok doon sa most holy place. At syempre, yung pong mga nagpahayag lang ng mga kasalanan nila, ang talagang dinidinig doon. Hindi po kahit ikaw man sa iyong kaibigan ay nagpahayag ka ng kasalanan, syempre diringgin ka niya. Ano po, ipapatawarin ka ng iyong kaibigan kung ikaw yung nagkasala sa kanya. Ganun din mga kapatid sa ating Panginoon. Ano po, talagang diringgin tayo kung tayo lalapit sa kanya. Kaya nga sabi dyan sa 1 John 1:9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin, ano po, sa lahat ng kalikuan. Yan mga kapatid. Kaya tayo'y huwag mahiya sa ating Panginoon na lumapit. Kung tayo nagkasala, ipahayag natin ang ating mga pagkukulang. Ano po, Panginoon, humihingi ako ng kapatawaran. Ano po, hindi sa, naman sa dakilang araw ng huling pagtubos at masiyasat ng paghukom. Ang mga kaso lang na susuriin ay ang mga umaaring bayan ng Diyos. Ano po, ang paghukom sa mga kasalanan ay isang kaiba at hiwalay na gawain at isasagawa sa huling panahon. Ang sabi dyan sa 1 Peter 4:17, for the time has come for judgment to begin at the house of God, and if it begin with us first, sa atin mga kapatid, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ayan. Ano mga kapatid, alam naman natin na favor talaga, ano po, ang verdict, ang judgment, syempre dun sa mga sumusunod sa ating Panginoon. Kaya nga sabi dyan, the judgment begin at house. Ano po? Sa ang aklat, ano po, ng ulat sa langit, binanggit ni Propeta Daniel sa Daniel 7:10, sabi dyan, the court was seated and the books were open. Ayan mga kapatid, ang aklat ng ulat sa langit na kinatitiklan ng mga pangalan at gawa ng mga tao ay siyang magpapasya na magiging hatol sa araw ng paghukom. Ayan mga kapatid, sinabi ni Propeta Daniel, ang kahatulan ay nalagda at ang mga aklat ay nangabuksan. Ano po mga kapatid, ganyan din si John Revelator, sinabi dyan sa Revelation 20:12, ang sabi dyan, at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nga nakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ang mga aklat. Ayun mga kapatid, ito idadisect natin unti-unti. Ano po, sa tulong ng ating Panginoon, sabi dyan, nangabuksan ang mga aklat. Ibig sabihin ay more than one. Ano po, at nabuksan ng ibang aklat, ayan may sinasabi pa dyan, na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Ayan mga kapatid. Kaya sabi dyan sa ating mga gawa, so i-judge pa rin tayo. Ano po, sa ating mga gawa. Pero yon mga kapatid, tayo makakagawa ng mabuti lamang kung nasa atin ang ating Panginoon si Jesus Christ. Kaya mahalaga na tanggapin natin ang ating Panginoon mga kapatid. Makakasunod lamang tayo sa commandment kung ang Panginoong Hesus ay nasa ating puso. Dahil sa ating pagmamahal, tinanggap natin siya, makakasunod tayo mga kapatid. At syempre, ang output po, kung maganda ang input, maganda rin po ang output. Syempre, yung mabubuting gawa ay makikita sa atin. Ano po ba? Una, siyan sabi dyan, nangabuksan yung mga aklat at nakatala doon mga kapatid. Sabi yan, the book that holds a record of sins of men. Ayan. Yun yung isa sa aklat. Ano sabi dyan sa Psalms 130 verse 3, sabi ng awit, ano po, Lord, suppose you kept a record of sins, Lord, who then wouldn't be found guilty? Ayan mga kapatid,
dyan na talagang kaya nga may, tayo may mga angel ano, nire-record nila kung ano yung lahat ng mga na ating mga ginagawa. Kaya nga tayo mga, yung mga secret sin, huwag tayong maging kampante sapagkat yan ay lahat ay nakatala. Ano po, lahat ng ating mga ginagawa ay nangasusulat ano po sa aklat, ano po, na the book that holds the record of sins of men, mga kapatid. Yan. Siyempre, ang isang aklat doon na binabanggit, yung may tala dyan sa Mateo, ano, 6:3-4, ang sabi dyan, when you give alms, do not let your left hand knows what your right doing, so that your alms giving may be secret. Ayan, and your father who sees in secret will repay you. Ano po ba yung tinutukoy nito? Siyempre yung book of remembrance. Ano mga kapatid, kaya nga tayo pag tumulong, gamit yung ating kanan, yung kaliwa, huwag na malaman. Bakit? Eh, may nakatala rin yan mga kapatid sa book of remembrance, yung ating mga good deeds. Sabi saan dyan sa Malachi 3:16-18. Then those who fear the Lord spoke to one another, and the Lord listened and heard them. So a book of remembrance was written before them, before Him, for those who fear the Lord and who meditate on His name. They shall be mine, sabi ng ating Panginoon, on the day that I make them my jewel, and I will spare them as a man spare his own son who serves him. Then you shall again discern between the righteous and the wicked, between who serves God and one who does not serve Him. Ayan, kung ano yung ating mga ginawa, ano, na mabubuting mga good deeds, huwag tayong mag-alala mga kapatid, sapagkat nakatala rin yan, ano po. Kaya nga dun sa Mateo, itong binanggit natin, balikan natin mga kapatid, sabi dyan, kapag tayo tumulong sa ating kanan, eh huwag na malaman ng ating kabilang kamay o yung ating kaliwa. Sapagkat and your father who sees in secret will repay you. Ayan, ang ating Panginoon na nakakaalam ng lahat ay tayo'y bibigyan ng gantimpala. Sabi dyan, sabi ng Panginoon, I will spare them as man spare his own son who serves him. Ayan, sa araw talaga ng paghukom, huwag tayong mag-alala. Alam ng Panginoon yan, mga kapatid. At isa pa, mga kapatid, the book of life. Ayan. Sabi ang aklat ng buhay ay isang kinatatalaan ng pangalan ng lahat ng pumapasok sa paglilingkod ng Diyos. Ano po mga kapatid? Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, inyong ikagalak na nga susulat ang inyong mga pangalan sa langit. Sabi dyan sa Revelation 21:27. Ano po? At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na nakarumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang mga nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Ayan. Alisis, paano pa tayo dyan, mga kapatid? Hindi daw makakapasok yung mga sa langit, yung mga gumagawa ng kasuklam-suklam at ng mga kasinungalingan. Ano? Kaya tayo, mga kapatid, ay kung anong man ating ginagawa, lahat yan ay nakatala sa book of life dyan, sa book of sin, at saka book of remembrance. Ayan. At syempre yung book of life, yung mga nakatala lang doon sa book of life ang makakapasok. Ano po? Bakit? Sabi dyan, sino daw yun mga kapatid? Sabi dyan, he, sa Revelation 3:5, he who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess His name before my Father and before His angels. Ayan, the book of life. Ayan. Yun lang daw o makaka-overcome. Ayan. Nakatala sa book of life. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, talagang ang mga tiis hanggang sa wakas ay mga liligtas. Ayan. Ayan po ay totoo. Sapagkat ang ating Apostol Juan at sinabi ng Panginoon, ang nangagsabi niya, mga kapatid. Sabi diyan sa Lucas 10:20, but
rather rejoice because your name are written in heaven. Ayan, mga kapatid, binanggit ni Pablo ang tungkol sa kanyang mga tapat na mga kamanggagawa. Sabi sa Filipos 4:3, ano po? Na ang kanilang mga pangalan ay nanga sa aklat ng buhay. Ano? Sa pagtunghay ni Daniel sa panahon ng kabagabagan ay hindi nangyari kailanman. Ay sinabi niya ang mga tao ng Diyos ay maliligtas. Bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat. Ayan, mga kapatid, yung mga nakasulat sa aklat lamang, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanlibutan. So, yan ang ating morning devotion, maikling morning devotional na po, mga kapatid. Nawa ang ating mga pangalan sa tulong ng ating Panginoon, ano po, ay nakasulat sa Book of Life. Lahat po ng ating ginagawa dito ay lahat yan nakatala, mga kapatid. Kaya kung sabi ng ating Panginoon, nabanggit natin dyan sa 1 John 1:9, tayo'y lumapit sa Kanya, tayo humingi ng kapatawaran, tanggapin natin ang ating Panginoon at tayo patatawaran. Lilinisin niya tayo, mga kapatid. Lumapit lang tayo. Huwag tayong mahiya. Muli, ang panawagan ng ating Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Bago tayo pansamantala magpaalam, mga kapatid, tayo muna'y sumandaling manalangin. Sa umagang ito, Panginoon, maraming salamat sa tinapay ng buhay na aming tinanggap. Salamat sa kalakas. Sa pagkain ito, kami nabusog. Maging kalakasan namin ito, Panginoon, sa buong maghapon. At gayon din, Panginoon, dinadalangin namin ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kamag-anak na nakakaramdam ng kabagabagan, kapighatian, mga problema na kanilang hinaharap. Patuloy silang palalahanan at palakasin. Palalahanan sila na lumapit sa inyo, Panginoon. Kayo lamang magbibigay sa amin ng kapahingahan. Sa umaga ito, Panginoon, dinadalangin namin na bigyan kami ng kalakasan. Makita nawa kaming gumagawa sa iyong bukirin. May bahagi namin ang mensaheng ito sa mga taong nakapaligid sa amin. May taas namin ang iyong pangalan, Panginoon. Kung kami nakulang at nagkasala, patawarin kami, Panginoon. Maraming salamat sa pagpapalang aming tinanggap. At gayon din sa mga pagsubok na kaming kaharapin, kayo ang aming kalakasan. Alam namin, Panginoon, na kami inyong iingatan. Maraming salamat po. Dadalangin din namin ang mga listeners namin. May bahagi nila ito. Maging liwanag sila, maging asin sila ng sanlibutan. Salamat po, Panginoon, sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid, sa ating Panginoon at binigyan tayo muli ng panibagong buhay at kalakasan sa umagang ito, October 18, 2021. Binabati natin yung ating mga kaibigan dyan sa gitnang silangan, din sa buong parte ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Saan man kayo na naroon, good morning po. Salamatan natin ang ating Panginoon sapagkat binigyan tayo ng panibagong buhay at kalakasan. Good morning sa inyong lahat.
Patuloy po tayong makinig sa programang ito, Tinapay ng Buhay. At ganyan din sa ating programang every Saturday po, 6 to 7 p.m. yung Kingdom Boys. Yan, kasama natin dyan sina Brother Chemar at Brother Dante. Maraming salamat po. Pagpalain nawa ang bawat isa. God bless us all, mga kapatid. Thank you.